extraordinary fund. Tingin ko naman, wala namang extraordinary fund. In fact, may COA report na last year, ang savings ng house is around 4.8 billion pesos. Mm-hmm. Savings yan. Mm-hmm. So tingnan mo, kung ibang Speaker of the House yan, ubos yan. Mm-hmm. Yung savings, eh, pwedeng ibulsa. Totoo. Pero, binalik ng ating Speaker Martin Romualdez, yung 4.8 billion. Kaya, ang hirap naman sabihin na itong si Speaker Martin Romualdez ay nagtatamasa. Mm-hmm. Dahil, bakit pa niya ibabalik yung 4.8 billion? Yeah, that's true. Well, ang gusto lamang nating ipaliwanag dito, ano, hindi sa pinagtatanggol po natin ng house. Kahit na po yan, kung ang word is extraordinary fund, auditable po yan. Subject for audit po yan. Yun po ang kaibahan. Lahat naman eh. Aha. Lahat naman subject for audit. Baka yung extraordinary fund, baka yun yung savings na sinasabi nila. Mm-hmm. Extraordinary fund. Extraordinary kasi biruin mo, magbabalik ka ng savings. Tingnan mo yung history ng Congress kung may nagbalik ng savings. Ang naaalala... Tingnan mo yung history ng Senado kung may nagbabalik ng savings. Mm-hmm. Kaya extraordinary fund yan kasi binalik. Yeah, totoo yan. Mm-hmm. Dahil hindi naman nagastos. Totoo. Kaya siguro pasalamatan natin yung ating speaker dahil may binalik. At yung binalik naman na yun ay talagang pupunta sa National Treasury. So, and then the National Treasury will certify na there is this kind of fund na pwede naman isali sa national budget in the next year. Oh, napakinggan ninyo? Extraordinary funds nga kasi 4.8 billion pesos ang ibinalik ng House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez sa National Treasury. At ayon sa mga kongresista na napakinggan po natin, wala daw po sa history ng Congress ang nagbalik ng surplus sa National Treasury. O kaya naman, ang ating butihing Speaker Martin Romualdez, ine-enjoy niya ngayon ang nakikita po ninyo sa screen. 60% satisfaction rating. Ito po ay bagong-bago pa lamang. September 23 to September 30 survey po ito na isinagawa ng Pulso ng Pilipino Survey, the Issues and Advocacy Center. At basahin po natin ang pahayag dito at pagpapasalamat ni Speaker Martin Romualdez. I am mighty humbled by the feedback of our kababayans on the work that the House has produced the past few weeks. We in the House will show our gratitude to Filipinos by working at an even higher pace to close out the year. Ngayon, ang mga mapanirang tao sa pangunguna nitong si Rodrigo Duterte, pilit nilang sinisikap na sirain si Speaker Martin Romualdez. Ito po ang patunay. Panoorin po ninyo, mga tol. Ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. Mm. You will find out it's Congress. Mm-hmm. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez, he's wallowing in. Alam mo kasi... Pati yan si Romualdez, he's wallowing. Ibig sabihin, ini-enjoy yung paggasta daw. Kaya linaw-linaw sa napanood natin na pagpapatotoo ng mga kapwa kongresista, 4.8 billion pesos ang sobra at hindi po ito ibinulsa, hindi po ito ginamit kung saan man, kung hindi ibinalik sa pondo ng ating gobyerno, yan ang maganda sa ating speaker na si Martin Romualdez. Ang balita, ipinagtanggol po nitong si Senator Almy Marcos, ang ate ng bayan, ang kanyang bunsong kapatid, ay hindi po, ang kanyang kaibigan na si Vice President Sara Duterte. Basahin po natin ang pahayag ni Senator Almy Marcos. Ayon po ka sa kanya, kahapon, October 15, 2023, I quote, "Sa palagay ko po, maliwanag naman si VP ano, kung tatanggalin, wala naman ang kapangyarihan sa kanya. Tatanggapin niya kung ano yung hatol ng lehislatura. Kung yun ang sasabihin ng Budget Committee,
ng Kongreso at Senado. E wala siyang magagawa, hanapin na lang yung pera sa ibang lugar. Ang tanong, Senator Amy Marcos, tinanggap ba na maluluwalhati ni Vice President Sara Duterte ang pag-alis ng confidential funds ng Kongreso sa Office of the Vice President at saka sa Department of Education? Hindi, sapagkat no other than her writer or mismong itong si Vice President Sara Duterte ang nagsabi, kapag ka ikaw ay lumalaban sa confidential funds, kalaban ka ng kapayapaan. Kapag ka kalaban ka pa ng kapayapaan, kalaban ka ng gobyerno. Yun, mga katagang hindi mukhang tinatanggap ng maluwalhati nitong si Vice President Sara Duterte ang pag-alis ng confidential fund mula sa OBP patungo po sa mga sumusunod na ahensya ng ating gobyerno. Ayon po sa realignment na isinagawa po ng House of Representatives, ang mga sumusunod ang nilipatan ng mga confidential funds hindi lamang mula sa Office of the Vice President and Department of Education, taliwas sa sinasabi nitong si Atty. Harry Roque, kung hindi kasama ang Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs at Department of Information and Communication Technology. Lima po sila na tinanggalan ng confidential funds at nirealign sa mga sumusunod na ahensya po ng ating gobyerno. Para po sa National Intelligence Coordinating Agency, meron pong 300 million pesos confidential funds. Para naman po sa National Security Council, meron pong 100 million confidential funds. Meron pong 200 million para po sa Philippine Coast Guard. At para po sa Department of Transportation, meron pong 381.8 million pesos. Ang mga sumusunod mula po sa Philippine Coast Guard ay gagamitin for intelligence activities and ammunition. Samantala, para naman sa Department of Transportation, ito ay gagamitin for the development or expansion of Pag-asa Island Airport. Ganun pa man, meron naman pong tinatawag na MOOE or yung other expenses instead of confidential funds. Para po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, meron pong 30 million pesos. Ang Department of Information and Communications Technology, meron pong 25 million pesos. Ang Department of Foreign Affairs, meron pong 30 million pesos. Ang Office of the Ombudsman, meron pong 50 million pesos. Ngunit kakaiba ang Office of the Ombudsman. Sumulat at nakiusap po ito na ang ibigay na lamang na pondo para sa kanilang confidential fund ay 1 million pesos. Palakpakaan! Sana katulad ng Office of the Ombudsman, ang Office of the Vice President at Department of Education na marunong magparaya para sa kanilang confidential fund. Ang Department of Education nananatili po o binigyan po sila para po sa kanilang MOOE ng 150 million pesos. Yan po ay para sa government assistance to students and teachers education. O, ang linaw-linaw po dyan. Pero ano po ba ang particular na sinabi po dito ni Representative Estela Kimbo na tinitira ngayon ng mga Dutertards kasi para sa kanila, isa daw sa may kasalanan at namumulitin ka, ito pong representative mula po sa Marikina City. Talaga nga naman itong mga pro-China na Duterte, pati mga fanatics nila, kapag ka hindi pumanig sa kanila, ang mga pangyayari, titirahin kagad nila ang mga individual na sumasalungat sa kanilang paniniwala. Ayon po kay Representative Estela Luz Kimbo, noong October 10, 2023, the Office of the Vice President and the Department of Education, Information and Communications, Agriculture and Foreign Affairs are getting zero confidential funds under the 2024 General Appropriations Bill. Instead, bulk of the funding will be channeled to agencies in charge of ensuring national security, especially in the West Philippine Sea. Ito po yung mga binasa natin kanina. Balik po tayo rito kay Stella Kimbo. We believe that the House of Representatives is on the right side of history. We are responding to call of the times, and the volatile situation in the West Philippine Sea calls for immediate and decisive action to protect our national sovereignty. Taliwas po ito sa mga paratang ng mga Dutertards na namumulitika daw po at pinupulitika itong si Vice President Sara Duterte. Wala po iyong katotohanan. Ano? Kung sila kasi ang isip nila ay politika na, si Representative or Speaker Martin Romualdez
at Representative Stella Kimbo, tinitingnan po nila kung ano po yung panawagan ng taong bayan. Ang panawagan ng taong bayan, tanggalin ang confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education at ilipat po ito sa mga ahensya na binanggit po natin kanina. At salamat, pinakinggan po tayo ng ating House of Representatives. Panalo po ang taong bayan, hindi ang mga Dutertards. Ngayon, balik tayo dito kay Senator Amy. Bakit naman ganyan? Samantala, pagkakapatid ninyo ang tinitira, eh halos hindi kayo magpaliwanag at magtanggol kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito ngayon, nagsasabi lamang ng katotohanan ang taong bayan, eto kayo, Senator Amy Marcos, todo tanggol kayo ngayon kay Vice President Sara Duterte. Anyway, hindi ko titirahin ito pong si Senator Amy Marcos. Mataas ang respeto ko sa kanya dahil siya po ay kapatid at ate ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Muli po nating pakinggan ang nakakagulat na paggasta ng Office of the Vice President ng 125 million pesos mula po sa pondo ng bayan bilang confidential fund sa loob lamang ng 11 araw. Ayon sa JC Joint Circular, kinakailangang magbigay ang OVP ng kopya ng kanilang accomplishment report. Diba? Sa Pangulo ng Senado, sa Speaker of the House, bilang suporta ng kanilang liquidation report patungkol sa gastusing ito. Madam Speaker, nabigyan ba ang tatlong ito ng accomplishment report? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa 19 na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Halos matahimik si... Madam Speaker, mula po sa Saob, December 13 to December 31 ang nakalagay. So, 19 days po yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Nako! Yan ang katotohanan. Ayon po yan sa Commission on Audit. At dahil dyan, uwi ito sa Davao City, ang spoiled brat na anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabihan natin siya ng spoiled brat kasi sinabihan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na spoiled brat ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Uwi ito sa Davao at sumbong sa tatay niya. Kaya naman yung tatay niya ngayon hindi magkahumayaw para ipagtanggol siya pero mali-mali naman ang mga sinasabi sa harapan ng kamera. Meron tayong nakalap pa nga na information. Eh sinabi at inamin daw nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinabayaan niya talaga ang West Philippine Sea daw. Pero inalis po iyon, dinilit iyon ng SMNI. May mga nakapag-save ng clip kaya makikita niyo po yan sa iba't ibang mga vlogger. Ito ang paninira naman ngayon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Panoorin po natin patuloy. Bakit? Inano niya si Inday? Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, Speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Nakakalimot na yata itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na siya Pangulo.
wala ka ng immunity para sa kaso. Nagtutu-strike ka na. Una, pinagbantaan niya publicly ang isang representative sa Makabayan Block. Wala tayong pakialam doon. Bahala sila sa buhay nila. Pero malinaw na pagbabanta ang ginawa niya kay Franz Castro. Ipapapatay daw niya ang mga komunista na katulad nitong si Franz Castro. At dito naman, sinisiraan niya si Speaker Martin Romualdez. At sinigundahan pa yan ng isang tuta nitong si Rodrigo Duterte na anchor sa SMNI, si Jeffrey Celis. Pinapalabas nila ngayon na nanunuhol itong si Speaker Martin Romualdez ng halagang 14 million pesos para daw siraan itong si Speaker Martin Romualdez. Pero maganda ang pagkakadeliver niya, patanong, para iwas naman sa cyber libel o sa libelo. Tuloy po natin ang sinasambi dito ng ulyaning si Duterte. Pati Office of the President, how much are you spending? Kaibigan ba natin si Bongbong? Pero para wala ng ano, make COA the guardian of the people's money. Hindi mo tinuring na kaibigan si Pangulong Bongbong Marcos. Double to ka talaga eh. Sabi mo pa nga kay Pangulong Bongbong Marcos, weak leader, spoiled child, at saka merong bagahe. Inutuloy ang naging perception ng mga Dutertards na tagahanga mo. Addict si Pangulong Bongbong Marcos. Pero lahat yun kasinungalingan. Kita nyo naman kung ano ang postura ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, ang paggamit ng illegal na droga, kung tayo yung mag-aaral, meron kasi akong subject na tinuturo, drug education and vice control, merong tinatawag na physiological, psychological, and physical effects. Ano? Ito po yung mga epekto sa tao. O, pagka gumagamit ka ng illegal na droga, nakakapangit. Tingnan nyo naman ang itsura ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino ang pangit sa dalawa? Joke! Punta po tayo dito. Bakit ba nagkaroon ng 125 million pesos confidential fund controversy? Walang ibang dapat sisihin dyan, hindi si Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi si Vice President Sara Duterte. Kasinungalingan, ang sinasabi po nitong si Sas Rogando Sasot. Kasi bakit? Sabi ni Sas Rogando Sasot, kusang loob daw po na ibinigay ng presidente ang 125 million pesos confidential funds. Hindi po yung totoo. Basahin po natin ang post nitong si TPL3. Si BP Inday Sara ang nag-request ng confidential fund at hindi ito voluntarily binigay ng palasyo. Klaro yung dokumento sa baba na babasahin natin mamaya. Now, hulaan ninyo kung sino yung nagsisinungaling at sinabi sa kanyang livestream na kusang binigay ng palasyo yung CF ng OBP. O, ang clue ni TPL3, si Flash at saka si How Flies Time. Nag-post kasi itong si Sas Rogando Sasot na Flash. Dapat hindi F-L-A-S-S-H kundi F-L-U-S-H. Yun ang problema. Simpleng paggamit ng salita, mali-mali sa kanyang mga sinasabi sa kanyang Facebook page. Taka, saka itong How Flies Time, nakakatawa. Kasi dapat, how time flies. Ngayon, puntahan po natin. Ito po na letter nitong si Vice President Sara Duterte. Yan po yan, oh. Sabi po dito, Republic of the Philippines, letterhead po ito, ah. Office of the Vice President. Dated August 22, 2022, magdadalawang buwan pa lamang sa pwesto, confidential funds na kagad ang inisip nitong si Sara Duterte. Honorable Amena F. Pangandaman, Secretary of Department of Budget and Management, General Solano Street, San Miguel, Manila, through Ms. Mary Grace M. De Los Santos, Director, Budget Management Bureau. Dear Secretary Pangandaman, the Office of the Vice President expresses its gratitude for the recommendation on the recalibrated budget level under the Fiscal Year 2023 National Expenditure Program to ensure continuous operations of the OBP under the current year. May we request a total of 403.46 million pesos for various purposes
as follows. Number one, augmentation of financial assistance / subsidy. Since July 1, 2022, a total of 7 OBP satellite offices in Bacolod, Cebu, Dagupan, Davao, Surigao, Tacloban, and Zamboanga were established, catering to an average of 100 to 150 clients per day per satellite office. Nagtataka talaga ako bakit kinakailangan magkaroon ng satellite offices ng Office of the Vice President, eh spare tire lamang ang pagiging Vice Presidente. A total of 294.72 million pesos is projected based on the actual turnout of approved applications for medical assistance. This amount exceeds the remaining allocated amount of 150 million pesos for said program. Thus, the amount of 144.72 million pesos, which corresponds as the projected deficit, is hereby requested. See attached Annex A as reference. Oh, ayoko mag-isip ng politika, pero parang politika ang nangyayari sa mga satellite offices na ito. Kasi ang ginagawa ng Office of the Vice President sa mga satellite offices na to, ginagawa na ng DSWD, ginagawa na ng Philippine Charity Swiss Bakes Office, at ginagawa na ng mga local government units. In short, paulit-ulit lamang ang ginagawa ng Office of the Vice President. Bakit na lang hindi sila sumuporta sa DSWD na under ng ating Pangulong Bongbong Marcos para ba magpakilala sa taong bayan at sabihin na matulungin talaga itong si Sara Duterte at maraming natutulungan. Kaya ba yan para sa kanyang 2028 presidential bid? Nagtatanong din tayo, ha? Number 2. Sabi po dito, augmentation of the special duty allowance for the Vice Presidential Security and Protection Group. O, tanging ito lamang si Vice President Sara Duterte nagkaroon ng tinatawag na BSPG o BPSPG. Eh, hindi natin alam, ganun ba karami ang threat dito sa buhay nitong si Sara Duterte para napakarami niyang i-employ na security personnel at kasakasama niya? The OBP has been providing SDA to the Vice Presidential Security Detachment patterned per Presidential Security Group arrangements for fiscal year 2022. The amount of 5.58 million pesos is appropriated to cover a maximum of 95 security personnel only. Pero it appears na more than 400 security personnel ngayon ang nakatalaga dyan sa BPSPG. Pera ng taong bayan ang pinapasahod po sa kanila, ha? Kasi dapat nagtatrabaho sila sa AFP, dapat nagtatrabaho sila sa PNP, pero nandun sila sa Office of the Vice President at nagbabantay sa ating Vice President. Punta tayo sa susunod na dokumento. Ikatlo, ito po, sabi dito, additional 192 continuous and contractual positions. The OBP intends to roll out several projects this year to include the establishment of 3 additional satellite offices, augmentation for the Libreng Sakay program, rollout of 3 OBP food trucks to serve as the mobile kitchen for nutritional programs and disaster response activities, and implementation of Peace 911 Peace Building Initiative in Marawi. To fully implement said projects, a total of 192 positions with an annual PS budget requirement of 107.46 million following the applicable tranche for fiscal year 2022 is hereby requested. Puro pera talaga ang nasa isip, ano? Number 4, eto na, confidential funds. For and in consideration of the sale implementation of the various projects and activities under the Good Governance Program, and the conduct of official engagement and fundament and functional representation in international and domestic events as instructed by the President, the confidential amount of 250 million pesos is hereby requested. The Office of the Vice President is committed to formulate programs, projects, and activities relevant to national security and peace and order, and is devoted to implement said PPAs with proper security and safety protocols for the benefit of institution through the OBP satellite offices, its partnership, its partner stakeholders, and the general public. Thank you for your usual support.
to the office of the Vice President. Very truly yours, Sara C. Duterte. Oh, siya po ang pumirma dyan. Kaya ngayon, bakit nila sasabihin na kusang loob ito? Hiningi ito nitong si Sara Duterte dahil nasanay na siya marahil sa taong-taong confidential funds sa Davao City na ang naging kabuuan nito sa loob ng 6 na taon ay 2.609 billion pesos. Nasanay sa confidential funds bilang mayor, kaya naman ng naging vice presidente at secretary of education, talagang dinala niya yung kanyang pagiging sanay na yan sa paghawak ng confidential funds. Ngayon, ang masakit, okay lang sana na may confidential funds eh, pero hindi katanggap-tanggap na ang confidential funds ay magagastos mo lamang sa loob po ng 11 araw katulad po sa nahayag sa Kongreso. Sir, ayon sa JC Joint Circular, kinakailangang magbigay ang OVP ng kopya ng kanilang accomplishment report. Diba? Sa Pangulo ng Senado, sa Speaker of the House, bilang suporta ng kanilang liquidation report patungkol sa gastusing ito. Madam Speaker, nabigyan ba ang tatlong ito ng accomplishment report? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa 19 days lamang na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Ang hirap talaga magtanggol kapag kamali ang pinagtatanggol mo, no? Kahit si Stella Kimbo. Madam Speaker, mula po sa Saob, December 13 to December 31 ang nakalagay. So 19 days po yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Yun ang masakit na katotohanan sa inyo mga Dutertards kasi ginasta ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 11 araw ang 125 million pesos confidential funds. Pwede niya namang hindi gastusin yan. Pwede niyang ibalik yan sa National Treasury katulad ng ginawa ng ating mahal na Speaker. 4.8 billion pesos ibinalik sa National Treasury. Extraordinary fund. Tingin ko naman, wala namang extraordinary fund. In fact, may COA report na last year, ang savings ng House is around 4.8 billion pesos. Mm-hmm. Savings yan. Mm-hmm. So tingnan mo, kung ibang Speaker of the House yan, ubos yan. Mm-hmm. Yung savings, pwedeng ibulsa. Totoo. Pero binalik ng ating Speaker Martin Romualdez, yung 4.8 billion. Kaya, sino ngayon ang tiwali sa tingin ninyo? Ang gumasta ng 11 araw ng 125 million pesos sa confidential funds na hanggang ngayon nananahimik sa issue na yan pero pinagtatanggol ng mga maiingay niyang Dutertards o ang Speaker na si Martin Romualdez na ang ibinalik sa Treasury ng bayan ay 4.8 billion pesos. Kayo ang humusga sa dalawa. Sino ngayon ang tiwali? Ang hirap naman sabihin na itong si Speaker Martin Romualdez ay nagtatamasa. Mm-hmm. Dahil bakit pa niya ibabalik yung 4.8 billion? Yeah, that's true. Well, ang gusto lamang nating ipaliwanag dito, ano, hindi sa pinagtatanggol po natin ng House. Kahit na po yan, kung ang word is extraordinary fund, auditable po yan. Subject for audit po yan. Yun po ang kaiba. Kaya huwag kayong mga engot ha, yung mga nagko-question dyan na extraordinary funds daw naniniwala kay Atty. Harry Roque.
auditable, naka-itemize yan. Ngayon, kung ipinananawagan ng mga Dutertards at ng mouthpiece ng China na si Sas Rugando Sasot na i-audit itong si Speaker Martin Romualdez, maging transparent po tayo sa lahat. Lahat dapat i-audit mula kay Pangulong Bongbong Marcos, pabalik din dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Pulong Duterte, kay Senator Bongo, kay Senator Ronald De La Rosa, kay Senator Robin Padilla, at lahat ng mga senador, lahat ng mga kongresista, lahat ng mga governor, lahat ng mga mayor, lahat ng public servant i-audit natin. Hindi yung isi-single out nyo lamang si Speaker Martin Romualdez para palabasin na siya ay corrupt. Pero sinasampal kayo ng katotohanan dito. Kasi no other than those person na merong personal knowledge, sinasabi na ang 4.8 billion pesos ibinalik ni Speaker Martin Romualdez sa kaban ng bayan. O lahat naman eh. Lahat naman subject for audit. Baka yung extraordinary fund, baka yung, yun yung savings na sinasabi nila. Extraordinary fund. Extraordinary kasi biruin mo, magbabalik ka ng savings. Tingnan mo yung history ng Congress kung may nagbalik ng savings. Ang naaalala... Tingnan mo yung history ng Senado kung may nagbabalik ng savings. Kaya extraordinary fund yan kasi binalik. Yeah, totoo yan. Dahil... Diba? Binalik. Pwede namang gawin ng Office of the Vice President yung kung talagang wala na silang oras para gastusin yung 125 million pesos. Pero mas pinili nila na palabasin sa harapan ng publiko na nagamit ang confidential fund sa loob lamang ng 11 araw. Napakahirap paniwalaan na magagamit mo ang 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Mga Dutertards, mga DD sheets, ipaliwanag nyo nga kung paano ginamit ng Vice Presidente ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na yan na confidential funds for just 11 days.